Ito naman yung time na nag-ikot-ikot na naman kami sa BGC. Medyo napatigil lang kami dito sa may malaking screen. Paano kasi, sobrang na-amaze yung mga bata, lalo na si Aya at Lucas. O diba, napakatulala. Tsaka sobrang ganda kasi. Ang lakas maka-Japan ng style. Medyo matagal din kami nag-stay dito. Kasi pati kami nakinood kung anong pinapalabas dyan sa big screen. Kung titingnan nyo, aliw na aliw si Lucas manood dyan. Pero feeling ko mas naaliw ako. Kasi sobrang ganda talaga ng graphics. Tingnan nyo naman si Lucas at Aya. Parang wala na nga balak umalis eh. Kanina ko pa inaaya yung mga yan, pero ayan. Alam mo naman kung nasa ibang planeta na. Di na nga gumagalaw. Kulang na lang talaga ipabili niya sa akin yung big screen na yan. Para lang makumbinsi ko sila na pumunta kami ng mall, sinabihan ko sila na maglalaro kami sa Kidzuna. O diba, napaka-effective. Wala pang isang minuto sila na nag-aya na pumunta kami dito sa mall. Tinalang itong si Lucas talaga, hindi na bantayan tuwing andito kami. Kaso nga lang kahit sobrang tahimik siya, inaaway pa rin siya ng bata. Minsan kasi hindi mo talaga maiiwasan, may mga batang spoiled dyan. Mga mahilig mang away. At ang malupit pa dito, kahit nakikita ng magulang, hinahayaan lang. Hindi pa naman marunong lumaban tong si Lucas, iiyak na lang yan talaga. Kaya ang ginagawa ko, pag may umaaway sa kanya, inilalayo ko na lang. O diba, kami na talaga nag-a-adjust. San kasi talaga, feeling nila, pag-aari nila yung Kidzuna na yan. Para wala nang away ng mga bata at magulang, kami na lang talaga iiwas. O siya, tama na. GG na naman talaga ako. Tingnan sa Kidzuna kami itong part na to. Halos dito nauubos yung 3 hours ni Lucas. Gusto niya kasi maglaro ng mga cars, tsaka ng mga tren. Kaya sobrang nag-i-enjoy siya dito. Nahayaan ko na lang din. Pero pag naka 2 hours na siya dyan, pinipilit ko na siyang ayain dun sa may mga slide. Doon sa may mga parang inaakyat. Para naman kako sa kanya, malibot niya, masulit niya yung 3 hours. Kasi kung ang itatanong niyo si Aya, sobrang sulit niya ng 3 hours. Lahat kasi ng laruan dyan sa loob ng Kidzuna, paglalaroan niya. Lahat din ng mga slides, gagamitin niya. Tulad neto, hindi ko nga alam kung anong tawag dyan. Grabe, sobrang pagka-enjoy niya dyan. Minsan nga medyo kinakabahan ako. Kasi baka magkasakitan sila ng mga batang kasama niya dyan sa loob. Pero hinayaan ko na lang din. Total, mga bata naman yung mga yan. Para matuto na rin siya makipaglaro, makipagsalamuha sa iba. Sa bahay kasi sila lang dalawa ni Lucas. Lagi pa nag-aaway. Pero so far naman, nung time na yan, gustong gusto din siya kalaro ng mga batang yan. Feeling ko parang umabot sila 30 minutes halos dyan na naglalaro. Migil na lang si Aya nung sobrang napagod na. Gusto pa nga niya ni Aya isama dyan si Lucas sa loob. Pero hindi talaga ako pumayag kahit anong pilit niya. Kasi sigurado ako baka madadaganan lang nila dyan. Napakaiyakin pa naman yan ni Lucas. Ito naman yung time na nagtatry na siya ng ibang laruan. Tuwang-tuwa nga ako niyan habang pinapanood siya. Kasi kahit hindi ko siya turuan, alam niya kung paano laro. Plus points na rin yung wala siyang kaagaw. Sumunod naman yan nilaro itong xylophone. Tinuturuan ko nga siya niyan kung paano laruin. After naman nun, pumunta siya dito sa may mga sensory toy. Sobrang nagustuhan niya rin maglaro dyan. Habang tahimik naman na naglalaro si Lucas, pinuntahan ko si Aya. Andito pala siya sa may trampoline. Bukod sa slides, isa yan sa pinakahilig niya. Hilig niya kasi magtatatalo. Kahit nga maapakan, sumemplang-semplang siya dyan, di umaalis. Nung malapit naman nang matapos ng 3 hours namin, nilipat ko na si Lucas. Dinala ko siya dito sa may mga slides. Buti nang talaga, hindi siya nagmuryot ngayon. Minsan kasi kahit bitbitin ko siya papunta dyan, ayaw niya. Hanggang sa matapos ang oras namin, di na siya umalis dyan. Pabalik-balik na lang siya sa pag-slides. Samantalang si Aya, doon pa rin sa trampoline. Sobrang saya nila, no? Ang pinaka-problema ko niyan, pag-uwian na, grabe. Sobrang iyakan talaga magaganap.